السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid ay mayroon tayong isang katanungan na bibigyan ng sagot o bibigyan ng linaw kaugnay sa isa sa mga issue ngayon na pinaniniwalaan ng ibang sekta, na kung saan ay sinasabi nila na ang nanay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi daw tao ng impyerno. So ito ay sasagutin natin alinsunod sa mga katibayan na babasahin natin. Nasaan nga ba ang magulang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi namatay ang dalawa niya magulang na hindi pa siya naging ganap na propeta. Bata pa lang siya, ay namatay na po ang kanyang magulang. So ang tanong ngayon, saan ba mapupunta ang kanyang dalawang magulang? Sa paraiso nga ba o sa impyerno? So narito po ang kasagutan mga kapatid, na ang dalawang magulang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ibinalita na po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay tao ng impyerno. So ito po sa hadis na naisalaysay ni Anas radiyallahu anhu, anna rajulan qal, katotohanan ng isang lalaki kanyang sinabi, sabi niya, ya Rasulullah, ayna abi? Sabi niya, ya Rasulullah, saan ang tatay ko? Sabi niya, finnar. Qala finnar. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tatay mo sa impyerno. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya sasagot ng isang bagay maliban may revelasyon galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinagot niya ayon sa revelasyon na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ang tatay mo ay nasa impyerno. Falamma qafa da'ahu, nung paalis na yung lalaki, tinawag niya, sabi niya, halika. Faqala, pinabalik niya kasi nalungkot. Sabi niya, inna abi wa abaka finnar, katotohanan na ang tatay mo at ang tatay ko ay nasa impyerno. Subhanallah. Ito ay hadis marawahu Muslim. Wala na pong diskusyon. Ang hadis na ito ay napakalakas. Rawahu Muslim. Na kung saan ay nagkasundo po ang lahat ng umma, na pagkatapos ng Sahih Bukhari, pagkatapos ng Quran ay Sahih Bukhari, pagkatapos ng Sahih Bukhari ay Sahih Muslim. Kaya ang tinawag na Sahih ay wala na pong diskusyon kung ang hadis ba ay malakas o mahina. Talagang malakas at correct ang hadis. So, ibinalita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng tatay niya ay tao ng impyerno. So wala nang diskusyon. Ibig sabihin, hindi na nakatulong sa kanila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, nasaan din ang kanyang nanay? Namatay din kasi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na bata pa lang siya. Hindi pa siya ganap na propeta pagkamatay ng kanyang ina. Sa hadis naman na marawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na isalisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kanyang sinabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'adantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li. Nagpaalam ako sa Allah na ihingi ng kapatawaran ng aking ina. Ihingi ng kapatawaran ng aking ina, falam ya'dan li. Pero hindi nagbigay ng pahintulot sa akin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi siya pinahintulutan na ihingi ng kapatawaran. Ibig sabihin, impyerno, kasi ang hindi lang pwedeng ihingi ng kapatawaran ay mga tao lang sa impyerno. Wasta'adantuhu an azura qabrahu fa adina li. At nagpaalam ako na bisitahin ang kanyang libingan, doon lang ako niya, sabi niya, pinahintulutan ng Allah ang bisitahin ng libingan ng aking ina. Ito ay nasa hadis din na rawahu Muslim. So ito ay nagpapatunay, katibayan, na ang dalawang magulang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa impyerno po. So mismo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay ng kumbaga katibayan para sa atin na ang dalawang magulang niya ay tao po ng impyerno. So hindi, pati ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya natulungan ang kanyang magulang, ang nanay at tatay niya. Ibinalita niya na sila ay nasa impyerno. At sabi ni Imam Nawawi rahimahullah, anna man mata ala al-kufri fahuwa fi an-nar la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. So ang sino mang namatay sa kufr, namatay na labas siya sa Islam, o namatay na gumagawa siya ng gawain na labas sa Islam, ay siya ay napunta sa impyerno, ay wala nang, hindi na makakatulong sa kanya kahit na pinakamalapit na kamag-anak niya yan. Kahit na propeta pang kamag-anak niya, hindi makakatulong sa kanya. Hindi, pati ang paghiling ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ipanalangin na hindi pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay kaalaman na sagot natin sa mga niniwala na hindi daw
totoo na ang magulang ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nasa impyerno kasi hindi daw nakarating sa kanila ang mga sugo o propeta. So may propeta na pong dumating sa kanila sa panahon pa ni Abraham o ni Ibrahim alayhi salam. Bago pa maging ganap na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanila si Ibrahim alayhi salam, si Ismail alayhi salam. So ito lamang ay binigyan lang natin ng kasagutan na ang dalawang magulang ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang nagsabi na sila ay tao ng impyerno. Ihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na way lahat tayo kasama ng ating mga magulang ay pagkalugnawa ng Allah sa ating lahat ang kanyang pinakamataas na antas ng paraiso o mapunta tayo sa paraiso at mapatawad nawa ang kasalanan natin bago tayo mamatay. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.